Hello mga rider, welcome back to another WG Rider video. Pupunta tayo dun sa shop ni Read for Speed. Kasi kailangan natin ng cleaning, kailangan natin ng maintenance. Kailangan siya hugasan, kita nyo. Actually madumi yung motor, pero every time kasi ako naglinis yung motor, meron din ako nilinis na chain. So pupunta tayo na yun sa shop niya. Bibili ako ng chain cleaner, saka chain lube. Susubukan natin siya this time kaysa yung yung dati ko binibili na yun. I'm just gonna use yung kanyang product. Mukhang maganda naman daw, sabi ni nung nakausap ko doon. While we're going there, ito stuck in traffic. So after this, maglilinis tayo ng motor. Alright, here we go. Ayan, andito na ako sa loob ng shop ni Read for Speed. Ito, tingnan natin yung mga products niya. As you can see, marami siyang binibentang helmet. Alam natin yon kasi siya ang distributor dito ng Gili Helmet, Zebra, and ano pa yung dinidistribute niya? Beastizer, tsaka Sireos. Ayun. So, kung Extreme One. So, kung gusto nyong bumili ng mga tires, helmet, dito kayo pumunta. Alam natin lahat yun. Sikat naman din siya eh. Meron din tayo sa product. Oo, yung Parak Clothing. Which, kano ba yan? 1-3, sir. 1-3. Okay. Kailangan ko lang kasi ng ganyan eh. Para sigurado. Okay. So, then since nakita na natin, nakapag-ikot-ikot na tayo dito. So, let's go on with the chain lube. Nasaan na ba yung chain lube natin? Well, ito. Kumukuha ako ng Extreme One Chain Maintenance Kit. Ayan. Tingnan natin kung ano yung laman niya sa loob. Unboxing na natin din diretso. Okay, so meron tayo isang chain cleaner, chain lube, and yung brush niya pang linis, and yung kanyang basahan, yung kanyang rag. Para pagkatapos mo i-spray ng chain cleaner, pagkatapos mo i-brush, punasa mo, lagyan mo ng lube, then punas ulit para wala na yung sobra. Okay, so ito na. Okay, walang excess para hindi magkalat sa, sa cover ng... Titignan natin against yung dati kong ginagamit na WD-40 na chain lube. Sino mas maganda? Okay, so ito na siya. Alright, so mga riders, so bukas, susubukan natin. Okay. Hello guys, nandito tayo. Today, linlisin natin motor, especially yung kadena. So na yun, makita nyo, tinanggal ko na lahat pati yung chain guard dito para sigurado na pati yung loob na ito malilinis. Dapat kasi pag naglilinis ka, pati ito kasama. Tingnan nyo, gano'ng kadumi na yan. Ayan, ang dumi. So mamaya makikita natin gano'ng kalinis na din yung, yung kadena. Pas tingnan nyo dito, ang dumi ng kadena. So has to be repaired. Ma-adjust na lang yan pagdating sa maintenance ko na lang. Ang gagamitin natin panglinis ay yung Extreme One Chain Maintenance Kit, which nabili ko dito sa Read for Speed. Okay? So, nabili ko yun siya doon. So, may kasama siyang pang punas ng kadena, and then yung brush niya, and then yung chain lube, and yung mismong chain cleaner niya. So, yan. So, yun ang gagamitin natin today para sa paglinis ng kadena. And of course, sabay hugasan ko na din yung motor para makintag siya ulit. Okay? So, umpisahan ko na. Hintayin nyo lang. I just have to rinse the motor, yung motor para matanggal yung mga buha-buhangin. Okay? Ito pala yung dati kong ginagamit na chain lube. WD-40 chain lube siya. Ano din siya, rated for all the OXZ rings sa ng motor. So, ngayon, ang gagawin ko, susubukan ko kung magsi-switch over na ako from this one to dito sa bagong chain ni Extreme One. So, susubukan ko, i-compare ko silang dalawa kung sino mas maganda. Kasi ito, since nakabili ako ng motor, nagamit ko na siya, and it served me really well. Pero ngayon, I did a cleaning instructions with this one. So ngayon, gagamitin ko to. Kasi dati, pag ito naglilinis ako ng kadena, kerosene ang ginagamit ko. Which is a very effective cleaning agent para sa
yung kadena ko is actually magti 3 years na siya. So marami-rami na lang tinakbo na din. And so far, hindi pa ako nagkakaroon ng problema. Yung wear and tear ng sprockets ay matibay. Okay siya. So right now, ano yun ko? Pasensya na sa ingay na nandito ako sa bahay na yung mga kapitbahay na yung mga anak nila naglalaro pa. Okay? So, sa mga riders, susubukan natin to. Mamaya makikita nyo paano ko nililinis yung kadena. So, napansin nyo gano'ng kadumi na siya. So, ngayon, titignan natin kung effective yung cleaner versus doon sa dati ko ginagamit na kerosene. Ayan, makikita natin. Alright? So, standby. Ipe-prep ko lang yung, ano, kailangan ko lang tanggalin yung mga buhang-buhangin. Okay? So, see you in a moment. Okay guys, ito na. Tinanggal ko na yung mga alikabok. So, hindi naman sinabi na kailangan dry yung, ano, yung kadena na yun. Ano po siya? Lalagyan natin ng cleaner. Use the brush na tube na kasama para sa paglinis. No, may heel cut ka pa, no? May taga-ikot ka. Yeah, syempre. Sorry, hindi ako masyado matipid sa paggagamit. No? Ako sa ito din. Kailangan ko sila nalilinis lahat. Brush. Okay. First. Natanggal ba? Dito naman. Para matanggal natin sa akin. Medyo maano lang ito kasi yung ginamit ko dito na chain loop ay maladkit. Kita nyo. Medyo mahirap talaga tanggalin. Tapos na yung paglilinis ng motor at yung kadena niya. So makikita nyo gano'ng kalinis na yung kadena. Ayan, wala siya ng dumi, wala na lahat. Wala kang makikita ang dumi dyan. See, gano'ng kalinis, di ba? Hanggang dito, malinis. Pati yung kanina nakikita natin na madumi. Ayan, malinis na. Wala na yung mga putik-putik ng rasa o ano man siya. Kailangan lagi pag naglilinis kayo ng ano ng kadena, pati ito dilinisin kasi no, walang kwenta din. So, check natin very well para ilagay, lagyan natin ng takip dito para yung gulong hindi sinasamaan na okay, kung hindi magiging butikan yung ano na gulong natin. Okay, so tamang paraan para pag maglagay ng lubricant ay siguraduhin niyo yung dugtong ano ito yung lock natin dito nakaharap dito para meron kayong reference kung saan mag-start ng paglalagay ng lubrication. Ngayon, dapat dito sa taas, dito sa gitna ng chain link nito dapat kayo naglalagay kasi pag dito sa taas nito, pag umandar kayo lilipad lang yung nilagay niyong lubricant at hindi siya tatama dito sa sprocket. So, dapat yan ito. Okay. Yan. Tapos, ikot nyo yung gulong. Kaya naman kailangan lang dito kasi yung o-ring natin nandiyan sa banda dyan. At yung mga rollers na yan, dapat i-drill yung pag-ikot nya. Kasi yan yung tumatama sa sprocket. So, kailangan laging may ikot lahat ng rollers mo. Kasi pag hindi umiikot yung rollers, hindi maingay yung kadena at napapabilis yung wear and tear ng sprocket natin. Ayan, mga riders, tapos na tayo mag-lubricate ng ano natin, ng chain. So, paikutin lang natin. Ayan, pag tawakbo tayo, ayan, makikita nyo. At wag na wag kayo mag lalagay ng chain ng lubricant na umaandar ang motor. Never kayo, wag niyo gagawin 'yan. So, mamaya
alis kami ng anak ko. So, iano namin to. Alright guys, so ito na, okay? Ang atin Extreme One chain loop natin. Although kanina, anong tagal talaga matanggal natin yung mga mantika nun. Hopefully dito, hindi talaga tayo maglilinis na maayos dito. Kasi kanina talagang inayos ko yung paglinis. Kasi kung hindi nyo makikita ganyan kalinis yung sundo, yung kadena natin plus yung ano natin. Okay? So, hanggang dito na lang. Kita nyo ang ganda ng hair dito right now. Inayos ni Miss G, which siyang nag-aawk ng ano. Singaw. Ginawa akong parang ano. Parang di daw magluluda yung buhok ko. Okay, so guys, mga riders, see you next time. Always remember, ride safe. Peace. And I get paranoid sometimes, 'cause I know that you ain't my